Viral online ang isang experiment ng mga estudyante sa Cebu na kung tawagin ay egg drop test. Ang challenge, ibagsak mula sa building ang itlog nang hindi ito nababasag. Pero posible nga ba ito? Kuya Kim, ano na? Nagbabagsakan daw ngayon dito sa UP Cebu pero hindi ng grado. Kundi ng mga itlog mula sa gusaling ito. Nanunumbalik na ba ang high school memories nyo? Ang minsan nyo na rin ginawa ang egg drop test? Isang eksperimento kung saan gamit ang mga materyales, kailangan gawa ng structure ang itlog para hindi ito mabasag kung ilalaglag ito mula sa mataas na lugar. Yung sa aming binalot lang namin sa foam yung egg tapos nilagay sa isang cardboard na box. Gumamit kami ng sticks para doon lang sa stick yung impact ng fall. Binalot din namin ng bubble wrap. This is a packaging design class. I'm trying to get my students accustomed to actual materials. Just getting a feel of how product design proper cushioning is like. Hindi kaya talaga nila mababasag ang itlog o ang kanilang score magiging itlog. Kuya Kim, saan gawa ang shell ng itlog? Kuya Kim, ano na? Mahigit 90% ng mga bird egg gaya ng itlog ng manok gawa sa calcium carbonate crystals. Ito'y gawa sa semi-permeable membrane. Ibig sabihin, maaaring dumaan sa halos 17,000 na maliliit nitong pores, ang hangin at moisture. Ang pinakamalaking ibon naman sa buong mundo ay ang ostrich. Ang siya ring nangingitlog ng pinakamalaking itlog. Maaaring tumimbang ng halos 3 pounds o kasing bigat ng 20 itlog ng manok. Ito rin ang tinuturing na isa sa pinakamatibay na bird egg sa mundo. Sa kapal kasi ng shell nito na 2 millimeters. Alam niyo bang kaya itong tayuan ng tao nang hindi nababasag? Pero ano nga ba dapat gawin sa egg drop experiment para hindi mabasag ang itlog ng manok kapag binagsak ito mula sa mataas na palapag? Dapat makontrol yung momentum ng object. Maglalagay tayo ng parachute. Mapapababa natin ang force sa pamamagitan ng pagtataas ng contact time. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bagay sa itlog. Samantala, nag-inspeksyonin ang itlog na binagsak mula sa third floor ng kanilang workshop building. Nakita namin na hindi nag-crack yung egg. Saya-saya namin. Ito po si Kuya Kim na nagpapaalala ang mas masayang ipagdiwang ang tagumpay kapag ito'y pinaghirapan. At huwag munang magbilang ng sisiyo hanggat hindi pa napipisa ang itlog.